Ang kalikasan ay may kaloob na iba't ibang uri ng mutiya. Ito siyang nababalot ng mga misteryo na hindi maipaliwanag at maunawaan ng karamihan. Kung saan, ang nasabing mutiya ay nagtataglay ng angking galing at kapangyarihan. Kung tawagin ng iba na pinagkakaloob lamang sa mga tao, may mabubuting kalooban o itinakda na humawak nito. Ibabahagi ko ngayon sa inyo ang apat na uri ng mutiya at ang king kapangyarihan o galing nito na kahit saang dako sa Pilipinas ay makakakita ka o makakasumpong ka. Kaya't kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay don't forget na mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell nang lagi kang updated sa mga future uploads ko. Na kapupulutan mo ng bagong kaalaman sa buhay at mga hiwaga. Pang-apat, mutiya ng kalamansi. Ang mutiya na ito ay maganda sa negosyo kapag nakasumpong ka ng isa sa mga buto nito na matigas na kasintigas ng bato, itiyak, ito na ang mutiya na ito. Ibalot ka agad sa bulak, saka ilagay sa pitaka para palaging puno ang pitaka ng pera na hindi na kailanman mawawalan pa basta't nasa loob lang ang mutiya na ito. Pangatlo, mutiya ng bulalakaw. Sinasabi na ang batong ito ay nagpapalakas ng aura ng isang tao at nagpapahaba ng buhay. Ginagamit din ito sa meditasyon para sa pagpapalawak ng paglalakbay diwa ng isang tao at mainam ito sa taong lapitin ng masamang espiritu, elemento sa paligid na nagdadala ng sakit. Pangalawa, mutiya ng kuweba. Ito ang mutiya na tinatawag na batong umo. Ang mutiya na ito ay nagtataglay ng bertul, ng kabal at punat. Kaya kahit sagasaan mo ito ng pison, pupukin at barilin ay hindi mapipinsala. Ito ang karaniwang ginagamit ng mga albularyo na mabisang pangontra sa kulang, barang at ibang buwelta ng masamang espiritu. Ang nangunguna sa lahat at panghuli sa lahat ay mutiya ng langka. Ito'y karaniwang ginagamit ng mga manghihilot sa pagpapaanak. At kapag meron ka nito'y palagi kang lalapitan ng mga babae pag ikaw ay lalaki. Sila ni mismo ang lalapit sa iyo at lalakas ang iyong sex appeal. Kung ikaw naman ay babae, tiyak palagi kang liligawan ng mga kalalakihan diyan. Mainit ka sa mata nila. Ipapaalala ko, huwag mong dadalhin ang iyong hawak na mutya sa pakikipaglamay dahil mababawasan ito ng bisa. At huwag na huwag mong ipagmamayabang sa iba at ipapakita man lamang. Ipapaalala ko rin walang kahit anong uri ng mutya, agimat, anting-anting, ang siyang hihikit sa kapangyarihan ng puong may kapal. Taos pusong panalangin, tagapin siya na tagapagligtas, itiyak kanya tayong sasamahan at pro-protectionan sa lahat ng oras.
Sana ay may natutunan kang kalaman at idea sa hatid kong video ngayon. Kaya kung nagustuhan mo ito ay paki-like na lang at paki-share na rin para sa kaalaman ng iba. Hanggang sa muli at God bless po sa lahat.